What's up guys, this is Carl Drogo and welcome to my YouTube channel. Carl Drogo. So yun na nga guys, no, simulan na natin tong episode na to. Pero para sa mga hindi pa nag-subscribe sa atin, now is the time. Now is the time guys, ngayon mo na gawin yan. I-hit mo na yung subscribe button para naman, at yung notification bell para updated ka sa mga videos natin na ilalabas dito. Na, syempre, tungkol sa toys. At para sa video na to, guys, hindi tayo ngayon mag-unbox ng toys, no? Ang gagawin natin ngayon, medyo kakaiba yung gagawin natin ngayon sa usual. Ang gagawin natin is i-dust proof natin itong ating glass cab. Yan guys, kasi problema namin to sa ano dito. Ewan ko kung naging problema nyo rin, no? Kasi merong ongoing construction dito sa amin. Napakalikabok pre. Napakalikabok ng mga ng loob ng cabinet. Eh hindi pa naman tayo madalas manlinis kasi medyo busy, no. So sige, papaita ako. Diba? Halika mo, di ba? Hindi, i-close up mo. Close up mo yung ano. Close up natin. Ayan guys, oh. So, parang alikabok niyan. No? Ayan, oh. Dirty. So, yun guys, nakita nyo naman kung gaano kadumi yung ating glass cab. So, problema ko talaga yan kasi hindi naman nga ako madalas maglinis dahil busy. So, ang gagawin natin, ililimit natin yung dust na papasok. Kasi nga, dun sa may mga gap dito sa gilid, diba? So, share ko lang din kung saan ko nakuha yung idea. Bali, one time kasi nagpunta ako sa Shopsville Plus, sa may Green Hills. Napunta ako dun sa shop ng tropa natin, yung Matchbox. So, shoutout sa Matchbox. Nakita ako, meron kasi bago yung ano niya eh, yung glass cup niya doon. Eh nakita ko meron parang carpet sa gilid, parang maliit na strip na gamusa doon sa dito sa mga gap. And tinanong ko, so sabi ko, pre, para saan ba 'to? No? Curious lang ako, sabi nung ano nung nagbabantay. Eh sir, para po sa niyan dust proof. Oh, so yun, so tinay ko yung search, pero banu ako mag-search kaya hindi ko nakita. Tapos, tinuro sa atin ng tropa natin ni si Mark ng Totoy Sabis. Yan guys, magaling mag-unbox yan si Totoy Sabis, no? So, yun guys, follow nyo rin siya. And, yun na nga, tinuro sa akin ni Mark kung saan niya nabili. At sinare niya sa akin yung link nung online shop. So guys, mamaya papakita ko sa inyo dito sa video na to kung saan siya nabili, kung paano ko siya sinurch, and kung paano natin kakabi. So, let's go! So ito na nga guys, nandito na nga tayo sa online shopping app natin. Tapos, ang search key ko rito, anti-dust window ceiling. Tapos, hinanap ko ito. Yan, ito kasi yung sinend sa akin ni Mark. Yan, 6 meters yan, pwede na yan. So 125 to 129. So tingnan natin yung variant niya. So meron siyang gray 126, yung brown 125, and 129 naman yung white, no. Gusto ko sana yung white kaso mas mura tong gray. So gray na lang ang kukunin natin. Yan. So yan, add to cart na natin, place order, checkout, and yan. Nag-order na natin, hintay na lang natin dumating. A few moments later. Ito na guys, dumating na yung ating in-order. Yan o, product name. 6 meters door window ceiling strip self adhesive drought excluder anti-dust thermal. Yun, butya, pangalan pa lang, ang lupit na. Oh, sige, buksan natin. So, ito na nga guys yung sinasabi ko strip na ilalagay natin. Oh. Yan o, oh, para siyang carpet. Yan, ilagay natin yan sa mga gilid. So, kailangan lang nga, ito lang kailangan natin at scissors. So, let's go!
Pero bago yan, tanggalin muna natin yung mga gamit natin para malinisan na rin natin. So yan guys, wala nang laman. Linisin natin ngayon ng feather duster at microfiber. Siyempre, yan. Tanggal muna natin yung alikabok, no? Tapos ito, microfiber. Importante, pre, malinis tong gilid natin kasi dyan natin lalagay yung strip para dumikit na maigi yung adhesive niya. Pandikit niya, no? Dumikit na maigi. Siyempre, kung maalikabok yan, eh siyempre, dun didikit yung pandikit, yung adhesive, imbis na sa glass. So, kailangan malinis para mas mangapit. Yan, malinis na. Dikit na natin yung strip. Yan na nga guys, natapos na nga tayo sa paglilinis at pagda-dust proof ng ating glass cab. So, pakita ko lang sa inyo yung ginawa ko dito sa kabilang side. Dito sa side na to, kung saan nandun yung ano, yung pinaka, ano ba yan, bisagra. nung glass cab natin. Sa labas ko siya nila guys. Ilagay yan, sa labas. Sa labas ko dinikit. And dun sa ibang side, eh sa loob ko na siya dinikit, no? Bakit ganun? Kasi pag binuksan mo yan, yan, pag binuksan mo, palabas yan, di ba? Pero dito sa kabilang side, papasok yan. Yan. Para hindi niya naharangan yung daan, no? So, hindi siya makakasagabal sa pagbukasara ng glass cab. Yan. So, at the same time, binablock niya yung dust dun sa pagitan sa mga gap nung pinto ng ating glass cab. Siya na yung pinakasasala dun sa dust. Yan, no? Hindi siguro 100% mabablock niya yung dust, pero kahit papano, di ba? Compare mo dun sa dati na malaki yung gap. Ito, alas wala eh. Alas wala kang makikitang gap dyan. Diba? Yan. At the same time, hindi siya halata, no? So, pwede nyo rin siyang gawin sa glass cab nyo. Sa bahay, kung ano man yung gamit nyo. Kung applicable sa glass cab na gamit nyo. Tantayin nyo na lang din. Pero most likely, pag ganito yung pinto, uubra siya. Yeah. Ayun o, dami na ating yaan box dyan. Yaan card. No? Naka-line up na yan guys, abangan nyo. Ganun din sa baba, ganun din ginawa natin. Tanyo. Yung. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. And sana may napulot din kayo dito, no guys, para hindi naman nasayang yung panonood nyo. And if sa tingin mo may mali tayong ginawa or meron kang better suggestion sa pag-dust proof nitong glass cab, eh comment mo na lang dyan sa comment section para mabasa ko, mabasa ng iba. At hindi na natin tularan yung mali. Tapos, ma-improve natin yung pag-dust proof ng ating glass cab.
And paki-hit na rin ng thumbs up button. Tapos i-share mo na rin to para kung may naghahanap, kung may friend ka na naghahanap ng pagda-dustproof ng glass cup, eh baka makatulong sa kanya to, ano? Baka problema niya rin to, guys, eh. So again, this is Carl Drogo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa mga susunod na video. Bye-bye!